sama-sama daw mga masamang espiritu. Subalit, kung pag-aaralan mo anong koneksyon ng dahon, ng palaspas sa mga masamang espiritu, ang katotohanan nun, ang nagpapalayo ay ang kapangyarihan ng Ama, hindi ang dahon, hindi ang palaspas. Ngunit nang dahil malabo pa ang paniniwala at pangunawa, sadyang kung ano yung pananalig mo, pinakikita ng Ama. Kaya sa mga tapat na nagtitiwala, naniniwala, ay lagay mo eka sa bintana, kumikidlat. Kahit kaunti, hindi mapapalayo ng palaspas ang kidlat. Ngunit sa pananampalataya, lumalayo ang kidlat. Buhay po ba ang Ama? At ngayon, nawa ay sapat na yung mga maling pananaw. Kundi buhayin na ang tunay na pananalig sa kapangyarihan ng Ama, huwag na sa palaspas. Buhay ba ang Ama? Kaya ang palaspas ay dapat magunita kung ano ang dahilan, kung ano ang naging kabuluhan. Sa panahon na yaon, ginamit ang mga palaspas habang nagsisigawan ng Hosana, Hosana, Hosana. Yan po ang pawang katotohanan. Kaya kung pagninilayan ninyo ang kaloob ng mga cups na pinagpagala nila, mayroon po ba kayong nakitang mura? Mga cups, ito po yung ginawa ninyo. Magulang na po lahat ngayon ano? At wala na pong iba't ibang yari. Iisang yari. Mamahal, kung pagninilayan ninyo, ang mga cups ay lingkod sa dakong ito. Sino po ang nagkaloob sa kanilang isip na mangyari ito? Ang Ama, ang Espiritu niya. Nawa po, sa pamamagitan ng palaspas na ito ay makapagnilay kayo. Nawa kayong mga kapatirang Divine Mercy ay gumulang na ang pananalig. Tumanda na ang pagtitiwala nyo. Nagkaroon na ng mataas na grado na pananaw kayo sa Ama. At isang ayon, pagkakaisa sa kalooban niya ang maganap. Upang sa gayon, patuloy na maipakilala niya. Kayo'y mga anak niya, kayo'y pinili niya, kayo'y naging isa, nakaisa sa kanyang espiritu. Mamahal, napakabuti ng Ama. At kung pagninilayan ninyo, ang niyog ay napakatibay na puno. Ang niyog ay napakaraming gamit. Mula sa kanyang ugat hanggang kaduluduluhan ng mga dahon, maging ang kanyang mga buwig ay nagagamit. Walang nasasayang sa kanyang taglay. Buhay nga ba ang Ama? Maraming nagagamit sa ugat ng niyog, sa puno, sa sanga, sa kanyang dahon, sa kanyang buko na bunga, sa kanyang niyog, sa bao, sa balat ng bao. Lahat nagagamit po ito. Hintayin nyo lamang po ang libro ng Daily Bread. Bukal ng buhay ba o tinapay ng buhay ang pamagat? Nawa ay may pagkaloob ng Ama, mapalad ang mauuna. Buhay nga po ba ang Diyos? Sa patnubay, kagalakan at kahiwagaan ng Ama, marami siyang nagagawa. At pag nilayan po ninyo, sako pa ang pinaglagyan nila. Tunay na espiritu ang naghari sa mga cups. Congratulations, mga cups! Ang sako ay sisidlan ng trigo ng palay. Naway magsipag-alsang tuwiran ang inyong pananampalataya at ganap na tumibay ang pananalig niyo sa Ama. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pangalang Hesukristong ginamit ng Ama upang may pagdiwang ang mga anak niya. Sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan niya, may ginugunita ang mga Katoliko na palaspas bukas. Sabi nga ng mahal na pare ng parokya, huwag kayong pupunta rito,
na magpapabendisyon pa, ipapaspas ko sa inyo yan. Tama po, katotohanan lamang, sapagkat dapat ang tao'y sumunod. Kung ano yung kinauukulan at pinag-uukulan ay makilala ng taong sumusunod. Sapagkat kung hindi ka marunong sumunod, parang ini-special mo'y sarili mo, ay malakas ako kay Father, babasbasan niya ito. Kay Father ka malakas, sa Diyos hindi, sapagkat ayaw ng Amang may pagtatangi. Ngunit maliwanag, mabuti na lang at tunay siyang sumusunod. Walang magpapabendisyon ng palaspas, ipapaspas ko sa inyo. Kaya po bukas, nawa, makihabol-habol kayo doon sa palaspas na bebendidahan. Sapagkat dito, pinagkaloob lamang ito, ngunit walang karapatan si Apo Kunching na siyang magbasbas mismo. Ngunit at pasubali, kung tinanggap niyo ang Espiritu, gumawa pa lamang naka-Espiritu na binigay sa inyo ng Espiritu, naway maghari sa inyo ang Espiritu. Buhay bang Ama? Sa gayon, mabubuo ang kapangyarihan ng Ama sa maliwanag ninyong pagtanggap at pakikipagtotoo at magaganap sa inyo ang kalooban niya. Sa gayon, napakahalaga ng palaspas na ito. Parang pinalikalikat sa makatwid, hambing sa buhok pag tinirintas, di ba kaya mo sa pungguling hatakin yan? Buo! Ano po? Nawa ang isip niyo'y mabuo na sa Ama. Makilala niyong ganap siya upang kapag hinata kayo ng Espiritu niya, sumusunod na lamang kayo. Buhay ba ang Ama? O sulong, mga mahal ko, bagamat sa palagay niyo'y pagkatao ang nangungusap at nagbabahagi sa inyo, alam bang sambitin ng tao yaon? Pagda ka ba'y mabibigyang kahulugan, kabuluhan ng mga bagay na iyaan, walang makapagdudulot ng bahaging gayon. Sa makatwid, hindi naman ninyo nasisilayan at di man ninyo nasisilayan ang nagbabahagi, patotoong sa inyo'y buhay ang Espiritu ng Ama. Buhay nga ba ang Ama? Katotohanang katotohanan, mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paintisyo. Dito ka pa tumayo. Sige, magandang halimbawa ito. Biyaya. Buhay ba ang Ama? O mga anak ng Ama na mapagtiwala sa Kanya, manalig kayo, mapuspos kayo ng pagtitiwala. Panaligan niyo't angkinin, biyaya, dinakot na. Aba, o, tipunin mo Cecilia ng matpuno ang palad mo. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na Ama, tunay ngang mga balangkas mo'y walang kamalian. Mga salita mo'y buhay at walang pagkabula. Taon man ang binilang kung di mo pa pinatupad at di pagdakay pinatutupad. Subalit ito'y napasisilay mo rin at tuwir ang nagaganap. Upang mapakita mong ika'y buhay na nangusap at makapangyarihan na di nila nasisilayan. Kaya't kung papaano ang pangungusap mo noon sa mga lahi ni Abraham hanggang kaapu-apuhan, ang sinumang maging tapat at ika'y kilalanin tunay mong pagpapalain. Naririto ang mga ilan sa mga inapo nila na mula kay Abraham hanggang kay David, na kung papaano'y tuwirang ikaw ang nagbigay nang karapatan at bumuo ng gawain ito, gawin mong marapat na makilala nila ang iyong gawa. Matanggap nila ang iyong salita. Mapagnilay nila ang kanilang buhay ay tuwirang ikaw ang may karapatan. Gawing marapat na anumang bagay na iyong ibinigay at hinahagi sa lupa. Binahagi mong tuwiran at hinagis mong ganap. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ito'y natupad. Natuwirang kung kanila'y tatanggapin at babahagin ng ganap ng kaukulan mong kapangyarihan. Anuman ang kanilang tinanggap,
magiging maganda, mabuti sa lahat. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. O dakilang aking Ama, puspusin mo sila ng iyong Espiritu, pagharian mo sila ng iyong liwanag, matigib sila ng iyong galak, buksan mo ang kanilang pangunawa, at patuloy kanilang hanapin, at ganap na masumpungan. Yamang binahagi mo ang marapat sa kanila, at ang pagtanggap ay tuwiran nilang namnamin, upang sa gayon habang sila'y nabubuhay, di mamighati kailanman. Nang dahil ikaw ang magbibigay galak, kaliwasayan ang pag-iisip, katiwasayan ang kalooban, gayon, ikaw ang Ama nilang nangungunat nagahari sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Sa lakkaloob mong ito, sa dakong napili mo, na kung papaano ang katauhan ay siyang nagbabahaging binigkas ang mga katagang niloob mo sa kanila. Sapagkat ikaw nga ang Amang buhay na walang kapantay noon ngayon at kailanman, Alpha at Omega, mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Sapagkat maliwanag mong tinuran, ako ay ako nga. Tuwiran ngang ikaw ang maghahari sa bawat anak mong sayo ay kikilalang ganap. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Ama? Kaya babasahin lamang po upang bigyang kahalagahan ng palaspas, subalit makinig na lamang kayo bukas sa pag-uulat at karagdagang pahayag. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethpeds na bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali. Kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, "Masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang isang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya, "Mabuhay ang anak ni David." Pagpalain ng dumarating sa ngala ng Panginoon, purihin ang Diyos. Mga minamahal, dalang buhay na ginampanan nang dahil sa pagmamahal, tigib ng dusaman na nilalang ng mga
kundi ang ganang isinuko. Ah,